Magandang oras na naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Bago lang po ako sa inyong channel. Ang aking asawa ay mayroong minana sa kanyang mga magulang, pero dalawa po sila na nakapangalan sa tax declaration. Minana ito ng aking asawa nang siya ay dalaga pa. Ikinasal kami noong May 21, 1989. Ngayon po, namatay ang aking asawa last 2021. Meron pong hindi magandang nangyari. Nag-message po yung kapatid ng aking asawa sa messenger na isalin na lang daw sa pangalan niyang mag-isa yung bahay at lupa kasi patay na ang aking asawa. Sampit lang daw po ako. Name ko po ay Roel. Mga kaibigan, bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago nating video. Balik sa ating topic. Basically, ang tanong ay may karapatan ba ang isang asawa sa property na minana ng kanyang namatay na asawa? Minana niya ito bago sila ikinasal. Ikinasal sila noong May 29, 1989. Ang property ba na minana ng asawa ng ating viewer ay exclusive property ng kanyang asawang namatay o ito ay community property nilang dalawa, pagmamay-ari nilang mag-asawa? Dahil ang kasal ay naganap noong 1989, ang applicable na batas ay ang provision ng Family Code. Ito ay naging effective noong August 3, 1988. Kung walang marriage settlement ang mag-asawa, ang magiging property relations nila sa ilalim ng Family Code ay absolute community of property. Anong ibig sabihin nito? Ang sabi ng Family Code, the community property shall consist of all the property owned by the spouses at the time of the celebration of the marriage or acquired thereafter. So, lahat ng mga ari-arian ng mga mag-asawa sa oras ng pagdiriwang ng kasal o nakuha pagkatapos ng kasal ay magiging community property nila, pag-aari nilang dalawa. Nangahulugan na yung property ng lalaki ay magiging property na rin ng asawang babae. At ang property ng asawang babae ay magiging property na rin ng kanyang asawang lalaki. In short, magiging pagmamay-ari na nilang dalawa. Kaya hindi na ayon sa batas yung sinasabi ng kapatid ng namatay na babae na siya na lang ang may-ari ng property dahil walang karapatan yung surviving spouse na ang nabubuhay na asawa ay sampit lang. Kaya wala siyang pakialam sa property. Ang nabubuhay na asawa ay considered na compulsory heir sa estate ng kanyang namatay na asawa sa ilalim ng Civil Code. Kaya sa ating viewer na nagbigay ng ating katanungan, ikaw ay may karapatan sa property ng iyong namatay na asawa. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana mayroong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli.